This video is brought to you by AnimeFrenzy.net. Kung gusto mong manood ng One Piece na kompleto sa mga episodes, i-check nyo na yung website ng AnimeFrenzy.net. At hindi lang One Piece ang anime sa website na to, dahil halos lahat ng anime ay nandito na. Kaya i-check nyo na lang. Bali, ilalagay ko na lang yung link ng website na to sa description sa baba. Hello at welcome sa ating channel. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang teorya ko kung ano nga bang meron sa kaliwang mata ni Zoro. Ano ba yung nakatago dyan? At sino ba yung may gawa niyan sa kanya? So bago tayo mag-umpisa, kung di nyo pa ako follow sa mga social media sites natin gaya ng Facebook at Twitter, i-follow nyo na ako doon. Bali, ilalagay ko na lang yung mga link ng page natin sa description sa baba. So bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, intro muna tayo. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school. So first, kung maaalala nyo yung video natin about sa mas kilalanin series natin featuring Zoro, may short theory nga tayo doon na patungkol sa kung ano nga bang meron sa kaliwang mata na tinatago ni Zoro. So since maraming nagko-comment sa mga videos natin na patungkol sa mata ni Zoro, kung ano nga daw bang meron doon, mas i-detail pa natin yung theory natin patungkol sa mata ni Zoro. Kaya nag-desisyon ako nagawan ito ng separate video. At ito na nga yung video na yun. So based nga sa short theory ko sa mata ni Zoro, isinabi ko ngang parehas yung mata na tinatago niya sa mata ni Mihawk, diba? Bali, i-justify ko yan ngayon. So game, umpisahan na natin yung paliwanag kung bakit nga ba ako nag-come up sa ganong theory. Bali, umpisahan natin yung topic natin sa kwento ng isang ancient Egyptian god na si Horus. Probably marami sa inyo hindi siya kilala, o yung magagaling sa history dyan kilala ito. Bali, si Horus nga ang Egyptian god of sky. Ang appearance niya nga yung ulo niya is same as sa falcon. And meron nga rin siyang kapatid na ang pangalan naman is Set. Yung appearance naman niya parang half lobo or aso, hindi ko lang sure kasi mukha kasing lobo yung ulo niya. So based nga sa history, itong magkapatid na to ang naglaban sa trono kung sino nga ba yung susunod na magiging hari ng Egypt. So nagtagal nga yung laban daw nila ng 80 years until dumating nga yung point na napagod na silang parehas sa pakikipaglaban. And ang naging deciding factor nga kung sinong mananalo daw sa kanila ay sa pamamagitan daw ng karera ng bangka. Pero may twist, dahil yung bangka nga nila ay gawa sa bato. So itong si Set talagang sa bato gawa yung bangka niya. At itong si Horus naman mautak dahil gawa sa kahoy yung bangka niya. At pininturahan niya lang ng kulay ng bato para hindi mahalata. And as expected, nanalo si Horus. Kaso nung nalaman nga ni Set yung pandaraya niya, inatake niya si Horus. Kaya naman nahiwa yung kaliwang mata nito. Yes guys, same nga sa mata ni Zoro na nahiwa rin. And hanggang sa bumaba nga daw yung hari ng mga kalangitan at sinabing tabla na nga lang daw yung naging laban nila. At dahil nga daw sa pagiging mautak ni Horus, ginawa siyang God of Sky. At itong si Set naman ginawang God of Desert. So sana inintindi nyo yung kwento na yun guys, dahil dito na papasok yung theory natin. So bali, si Horus ngayon ang magre-represent kay Zoro, at si Dracul Mihawk naman ang magre-represent kay Set. So ang sabi nga ng mga ancient Egyptian na nung namatay nga daw si Horus, siya na yung nag-represent sa kalangitan. Dahil kung maaalala nyo yung naging laban nga nila ni Set, nahiwa nga yung kaliwang mata neto, diba? Bali, yung kanang mata nga raw ni Horus ang nagsisilbing araw, o yung kanang mata ni Horus yung mismong araw. At yung kaliwang mata naman daw ni Horus, since hindi na to nakakakita at nahiwa ito, nagre-represent naman daw to sa buwan. So same as Zoro, diba? Yung kanang mata nga ni Zoro bukas at nakakakita na nagre-represent sa kanang mata ni Horus at sa araw. At yung kaliwang mata naman ni Zoro nagre-represent sa buwan at sa kaliwang mata ni Horus. At ito pa yung matindi guys, karamihan nga sa mga ancient Egyptian pinaniniwala ang makapangyarihan itong kaliwang mata ni Horus. In fact, kung di nyo alam yung symbol nga ng mata na yan, tinatawag nga tong Eye of Horus. Bali, i-google nyo na lang kung di kayo naniniwala. So yung symbol nga daw ng mata na to, inilalagay daw ng mga naglalayag sa karagatan noon para daw pakalmahin yung dagat pag naglalayag sila. Meaning, pinaniniwalaan nilang sobrang makapangyarihan ang symbol ng mata na to ni Horus. At kung mapapansin nyo nga sa symbol ng mata na to ni Horus, kapansin-pansin nga yung parang spiral na symbol na nagre-represent sa mga mata ng mga karakter na to sa One Piece. Si Imsama, si Hakuba Cavendish, si Zunisha, at si Mihawk. So ano kayang meron sa disenyo ng mga mata na yan? Gaya kaya yan ni Horus na may tinatago ring kapangyarihan? Kasi diba, nung una nga nating nakita yung mga mata na to ni Zunisha,
inakita nga natin yung capabilities ng lakas niya. Nung nakita naman natin yung ganitong mata ni Cavendish, nung nakahakoba form siya, inakita rin natin yung kakayanan nito na talagang sobrang lakas. So from Cavendish, magkaka-idea na tayo ng power ng mata na to. As you can see, pag nag-hakoba form nga si Cavendish, parang it seems like may sumasanib sa kanya, diba? Bali former prince nga ng Burgess Kingdom yung sumasanib sa kanya, to be exact. Meaning may soul o kaluluwa na sumasanib sa kanya. So kung babalikan ulit natin yung Eye of Horus, mahaling tulad nga ito sa utak ng tao. Kita nyo, parehas na parehas yung shape niya, diba? At ayon nga kay René Descartes, na isang mathematician at isang philosopher during 16th century, yung nasa gitna nga daw ng utak natin ay may tinatawag na pineal gland. At itong part nga daw na to ng utak natin, yung nagkocontrol ng thoughts natin, or simply nandito daw yung pinaka-soul natin o kaluluwa. So same as Cavendish na sinasaniba ng kaluluwa. What if may kaya ring sumanib kay Zoro na isang kaluluwa? Maybe kaluluwa ng espada? Dahil alam naman natin yung mga cursed sword, diba, na may kaluluwa ito. What if yung tatay pala ni Zoro ay may naiwang espada sa Wano? At pag ginamit ito ni Zoro, pwedeng sumanib yung kaluluwa ng tatay niya sa kanya. Or pwedeng yung Enma mismo ay may kaluluwa ni Kozuki Oden na pwedeng sumanib sa kanya, diba? So in summary sa ating theory, yung mata nga daw ni Zoro ay mahahalin tulad natin sa isang Egyptian god of sky na si Horus, kung saan yung mata nga niya ay nahiwa at sinasabing may kakaibang kapangyarihan nga daw ang nakapaloob sa nahiwa niyang mata. At tinatawag nga yung mata na yon na Eye of Horus, na sikat na symbol sa buong mundo, at hanggang sa ngayon ay ginagamit pa nga rin yung symbol na yan. At yung mata nga na yan ay konektado sa soul o kaluluwa. At ang idea ko dito ay pwedeng sumanib yung kaluluwa na yon kung ano man yon kay Zoro kapag dumating na yung time na nabuksan niya na yung mata niya. At yung mga karakter sa One Piece na may mga dalawang bilog na disenyo sa mata ay probably may kakaibang meaning yan. At tingin ko ganyan rin yung nakatago sa mata ni Zoro. Gaya ng paglaban ng magkapatid na Horus at Seth, tingin ko ganyan din yung nangyari sa naging laban ni Zoro at Mihawk during 2 years time skip, kung saan si Mihawk ang mismong nakahiwa dyan. And that's it, yan ang theory natin patungkol sa mata ni Zoro. So sana nabigyan ko kayo ng bagong panlasang theory, since yung mga theory nga sa mata ni Zoro puro sa Conqueror Saki. Bali, ipapaalala ko lang ulit guys ha, this is only my own theory, kaya possible na mali ito, pero hindi rin naman mawawala yung possibility na tumama ito. So kung sakaling nagustuhan mo tong video na to, huwag ka nang mahiyang pindutin yung like button, dahil malaking tulong na nga yung like mo para sa ating channel. At syempre, huwag mo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button, dahil talaga nga namang nakaka-motivate mag-upload ng videos araw-araw pag nararamdaman ko yung suporta nyo sa akin. At last, bago tayo magtapos, nagpapasalamat pala ako sa mga miyembro na ng ating YouTube Pirate Crew, na sila Ruel Naldoza, Julian Manalaysay, Gabzilia, Jerome Cabucos, Jemisa, John Patrick Sells, Marvin Desus, Dan Bernante, Jezim Linga, Victor De Vera, John Lloyd Toring, Buster69, Jalil Star, at si William is Vlogging. Shoutout sa inyo guys. At dagdag ko lang, shoutout rin pala sa dalawang commanders natin na dumagdag sa ating pirate crew, na sila Jeffrey D. Ramos at Enchong Direction. God bless sa inyong lahat. Isa kayo sa dahilan kung bakit nagtatagal pa tong channel natin. So sa mga gustong sumali sa ating YouTube pirate crew, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. Or simply pindutin nyo na lang yung join button sa tabi ng subscribe button natin. So yun lang, peace!